Hey guys, this is Dr. Ron, your Master Vet. For today's topic, pag-uusapan natin ang nervous disorders in dog. Without further ado, let's start the discussion for today. Pag-uusapan natin ang nervous disorders in dog. Ano yung mga kalimitan na nakikita natin na palatandaan kapag ang isang aso ay may nervous disorders? May apat tayo. Una, yung tinatawag na seizures. Pangalawa, behavioral changes. Pangatlo is loss of balance. And the last one is paralysis. Isa-isahin natin sila. Una, yung seizures o panginginig ng katawan ng aso. Ano yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng seizures ang aso? May pito tayo. Una, yung tinatawag na epilepsy. So there are several different types of epilepsy. May tinatawag tayong grand mal epilepsy and petit mal epilepsy. Ano yung pinagkaibahan ng dalawa? Yung grand mal epilepsy, nakikita natin na yung aso ay nawawalan ng malay at nakikita natin na yung kalamnan, ito ay pumipitik-pitik. While yung petit mal epilepsy, it lasts for a few seconds, so may himatay yung aso, magiging okay, pero mahinang-mahina. Kapag may hydrocephalus yung dog, nawawalan ng malay yung aso, may twitching, may defecating and by urinating, umiihi at napupoop yung dog. Kapag may encephalitis yung dog, so mayroon pamamaga sa utak at spinal cord, nakikita natin na yung dog ay magsiseizure. Infectious disease such as canine distemper virus, apektado yung utak at yung spinal cord. Kaya mayroon panginginig kapag nagkaroon ng trauma. Like for example, nabagok yung ulo ng aso, nahulog yung aso, natamaan yung ulo or yung spinal cord, so nagkakaroon ng seizures. Poisoning, nalason yung aso, so nagkakaroon ng seizures. Tumor sa utak, so maaring yung aso ay manghinig dahil napipress niya yung mga ugat dito, so nanginginig yung aso. And eclampsia, kung saan bumababa yung calcium sa dugo, nagkakaroon ng seizures ang aso. Number 2 is loss of balance. So nawawalan ng balanse yung katawan ng aso. Ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng loss of balance? So we have 3. Number 1, stroke. Number 2, inner ear infection. And meningitis. Kapag yung aso ay na-stroke, so yung aso, ito ay nanghihina, hindi makabakon, at kung bibigyan mo ng pagkain, maaaring hindi niya kainin. Kung kakainin niya naman, isusuka niya ito. And it affects yung utak ng aso. It causes paralysis or head tilt. So nakikita natin na may ibang parte ng katawan ng aso na napaparalyze. Kung yung parte ng katawan, apektado yung leeg, so nakikita natin na tinitilt ng aso yung kanyang leeg. Another one, kapag may infectious disease, nagkakos ng otitis. Kapag may internal ear infection yung dog, alam natin na sa loob ng tenga, nandoon yung vestibulocochleal nerve. So, may ugat doon. So, kapag may problema dito, dahil may infection, so maaring maapektuhan yung pandinig at yung balanse ng aso. If this is left untreated,
kung hindi ito maagapan ka agad, magagamot ka agad, so pwede ito mag-cause ng meningitis. So mamamaga yung outer lining na yung nagka-cover ng utak. Another one is paralysis. So napaparalyze yung katawan ng aso. Maaring buong katawan ng aso or may parte lang na napaparalyze. So ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng paralysis? May siyam tayo. Una, kapag nagkaroon ng compression doon sa spinal cord ng aso. So, kalimitin ito nangyayari sa mga large breed of dogs like Great Dane and Doberman. Dahil sa laki ng katawan ng aso na ito, yung vertebra o yung ugat doon sa gulugod, so nakukompress siya. So, pwede itong mag-cause ng paralysis. Kapag may Wobbler syndrome yung dog, so nagkakaroon ng incoordination doon sa hind legs. Itong hind legs na ito yung likurang paa ng aso. So dahil may problema dito, so magkukos ng paralysis. Another one, kapag may nerve injuries, kapag may mild spinal nerve injury, so napapansin natin na in pain yung dog, nasasaktan, nahihirapan na tumayo or maglakad. So nakikita natin yung aso, kung may hagdanan kayo sa bahay, na hindi niya kayang umakyat, hindi niya kayang bumaba. Lalo-lalo na kung affected yung neck area, yung leeg ng aso, hindi niya ito maigalaw. So maaaring mahirapan yung aso na lumunok. Kapag may slip disc yung dog, so magkakos ito ng paralysis. Lalo na kung affected yung lower spinal cord ng aso. So in pain yung dog, masakit, nanghihina, at possible na yung aso ay hindi makaihi at hindi siya makapoop dahil naiipit yung ugat dito. Nahihirapan yung aso na tumayo. Kapag may cancer of the spine, so may tumubong bukol doon sa spine ng aso, so magkukos ito ng paralysis. Kapag may tetanus caused by bacteria, Clostridium tetani, very uncommon ito sa mga aso. Kapag may tetanus sa katawan ng aso, magkakos ito ng paralysis. Another one, yung tinatawag na scooty cramp. So, affected yung hind legs ng aso. This is congenital defect. So, na galing sa magulang. Kapag mayroong ascending neuropathy. So, this is very common sa mga mature German shepherd. Again, affected yung hind legs o yung likurang paa ng aso. Yung aso ay nahihirapan na maglakad. And the last one is tick poisoning. Yung ticks, kinagat yung aso mo. Itong ticks na to, magre-release ito ng toxin at magkukos ng paralysis sa katawan ng aso. And the last one is behavioral changes. So very common yung rabies virus. So kapag nagkaroon ng rabies yung aso, alam natin na apektado yung utak at spinal cord, so nababago yung ugali ng aso. So ilang-ilang lang lamang yan sa mga nervous disorders na nakikita natin sa aso. I hope may natutunan kayo about my topic for today, nervous disorders in dog. See you in my next topic. This is Dr. Ron, your MasterVet, signing off. Good day and God bless all. Bye!